Baby, please don't kill my vibe. Taking flights, cause I'm tryna live my life. Cause I found out that you really ain't my type. Hope you're capping, you ain't telling me you're right. What's up, guys? Good morning, good afternoon, kung anong oras nyo man ito pinapanood. So today, I'm going to answer some of the frequently asked questions regarding sa strategy or regarding sa trading na kung paano tayo nag-trade lagi dito sa YouTube natin everyday, no? So ngayon, maraming question na galing sa Discord. So papakita ko siya sa inyo. So ito yung some of their questions na kinumpile nila isa-isa. So sasagutin natin yan ngayon dito sa video na to. Okay? So let's get started. So number one na question, anong pinagkaiba ng support and resistance and supply and demand? So ang supply and demand, it's an order block, di ba? Sabi nga nila, ang supply and demand, it's a other code for order block. Okay, parang yun yung parang scientific name niya, parang ganun. Okay, supply and demand. So, it's an order block. So, now, magkaiba sila sa support and resistance. Ang support and resistance is consist of multiple touches dun sa areas na yun. So, let's say, for example, ito yung support and resistance nyo, and yung candle is talagang tumatama lang dyan. So, that's what you call a support and resistance because it's respecting that area or that zone, di ba? So, yan yung tinatawag natin ngayong support and resistance. Now, what if naman, if ito yung support and resistance mo, biglang binasag yan, and then nag-create dito ng bearish engulfing or bullish engulfing order block or supply and demand. So that will be your supply and demand. So here's our supply and demand. So lagi na, alam nyo naman yon na ito na yung laging ginagawa nyo ng box, di ba? So sa mga smart money concept dyan, nilalagyan nila yan ng box or nilalagyan lang nila yan ng line here to know na, oy, may order block dito, supply and demand to, baka balikan yan, and then pa. Okay? So, malayo yung pinagkaiba nila. Okay? Hindi nyo sila po pwedeng pagsamahin kasi yan, support and resistance, iba yung nature niya. Which is, ang support and resistance, hinahanap natin yung invisible pattern nang it touches multiple times dun sa area na yun. Ay, yung hinahanap natin sa support and resistance. Ang supply and demand, footprint siya. Okay? Or money footprint siya, kung tawagin. Okay? So, again, ang support and resistance, it touches multiple times. So, paano nyo masasabi ang support and resistance kapag nag-touch siya doon ng multiple times? Okay, multiple times. So, let's say for example, again, let's make an example. Ayan. So, let's say for example, here's the support and resistance. There you go. Ayan. So, let's say for example, ayan yung support and resistance natin. Now, the candle is gumaganyan. Okay. Ayan. Okay? Break above. Now, nasan dito yung support and resistance nyo? Probably, ito. Solid support. Bakit? Isipin nyo na lang, may invisible dyan na pattern. So, kung tatanggalin natin yan, so, oh my God. Okay? So, again. Diba tayo? Nandelete. So, ayan. Let's say, for example, ganyan siya. Ayan. Okay? So now, kung i-delete natin to, kung makikita nyo in naked chart, ganito siya. Parang ang dumi-dumi, parang ang hirap hanapin, di ba, ng support and resistance. So, no. Ang gagawin nyo lang, hanapin nyo lang kung saan nagmo-multiple touch yung price. So, there you go. Pack, support and resistance, and then do we have multiple touches below here? Ayun, ang dami, oh. So now, you create your support. Okay? Now, ano to? Bakit may mga leg dito? Bakit may mga pattern dito na nagre-respect? So, there's a high probability chance na meron kasing support and resistance yan. There you go. See? Now, mas malinaw ngayon. Eh, Sir Kim, paano naman itong dalawang to? Can we call it support and resistance? Yes. As much as possible, kung may nakikita kayo nagtatouch multiple times, you create support and resistance. And there you go. Okay? So, it could go down right here and then bounce upside. Mga ganun. Okay? So, that's a support and resistance. Okay? So, ano daw pinagkaiba ng support and resistance sa supply and demand? So, ito ang support and resistance. Then, there's a high probability chance na sa previous price or kung saan nag-originate yung presyo, gumanyan, there's a high probability chance kung titignan sa left side nyo, baka mamaya may supply and demand dyan. Okay? So, baka mamaya may supply and demand dyan na ini-aim niya or na tina-target niya. So, if that's the case, if nagko-consolidate tayo, nagkikreate tayo ng support and resistance, may chance na, uy, baka balikan niya lang pala to. Baka ito yung targeting niya. So, anong gagawin mo? Nakita mo yung support and resistance dito sa left side mo? Once na na-break lahat ng support and resistance mo, you go long position. You can probably take profit around dun sa supply and demand zone na to. So, I hope nasagot ko yung questions mo very quick and very simple lang naman. Hindi ko kayo kailangan pahirapan. So, yun siya. Okay, next question.
Why trading on Saturday and Sunday is not advisable? So number one, sarado ang banko ng Saturday, Sunday. So probably malaking effect 'yun sa market kasi nga wala namang volume. Okay, walang volume. So probably Saturday, Sunday will be dead volume or yung market lang talaga ng crypto ang gagalaw niyan kasi ang stock sarado, forex sarado, okay? Yung gold commodity sarado. Okay? So walang gumagalaw masyado. So that's why ang Saturday, Sunday, ilaan niyo na lang 'yan para sa knowledge niyo. Okay, para mag-aral kayo ng mabuti, para aralin nyo pa yung mga common mistakes na nagagawa nyo during weekdays, during your trading. So, yun yung mas magandang gawin, no? So, hindi ko siya ina-advise, pero still, you can trade Saturday, Sunday, pero it's not advisable for me kasi nga, mas maganda magpapahinga din kayo, okay? Huwag nyo naman i-overwhelm yung sarili nyo or i-push yung sarili nyo para lang makapag-trade ng ganong araw. You might end up losing a lot of money during Saturday, Sunday, lalo kung di nyo naman kabisado yung Saturday, Sunday movement, okay? So next, pwede po ba makapag-trade sa BingX kahit hindi verified? So for me, may mga nagsasabing yes, may nakakapagsabing pwede daw mag-verify, basta may limit lang daw. Hindi sila po pwede magpasok ng ganitong kalaking amount and whatsoever. So for me guys, try to verify your account kasi it's a asset. May laman na asset yan, may laman na pera yan. So pag na-hack yan, then definitely kawawa kayo, wala kayong habol dyan. So for me, if wala kayong valid ID, go ask your parents. Okay, ask your parents, sabihin nyo magte-trade kayo, ganito ganyan, maliit lang amount lang naman panimula, like 500 to 100, yun lang naman, di naman masama magpaalam, di ba? So and then gamitin nyo na lang yung ID muna nila, and then kapag meron na kayong valid ID or nakagawa na kayo ng valid ID, you can transfer the amount naman sa ibang wallet address, which is gagawa na kayo ng account nyo, which is sa inyo na yun mismo. So yun lang advice ko sa inyo guys, go always verify your accounts kasi delikado. Okay, hindi nyo alam, you'll never know unless na mangyayari sa inyo yung mga nangyari sa ibang tao na na-hack, naubusan sila ng pera, whatsoever. Delikado. Okay? Paano po mapipili ng maayos ang support and resistance para maiwasan ng fake out? Medyo nalilito po kasi ako. Thanks in advance, coach. So, for me, uulitin lang natin yung kanina. So, delete natin lahat yan. There you go. Para mahanap nyo po ang pinakamagandang support and resistance is hanapin nyo lang po kung saan nagmo-multiple touch ang presyo. Kung saan madalas po tumatama, nagre-respect ang presyo, then that will be your support and resistance. Now, let's go to the totoong chart, okay, para mas makita nyo naman na maayos. Okay, so check natin. Dapat multiple touches, dapat i-touches multiple times para in order na masabi nyo na, okay, tama pala. May support and resistance pala dito. Isipin nyo na lang para siyang hollow blocks or whatsoever. So, tingnan nyo. Tingnan natin. Punta tayo sa daily time frame para ma-replay natin siya. Okay, saan yung maraming consolidation? So, ayan. Tingnan nyo ito. So, ayan. Katulad nito. Si VET on a daily time frame, nasan dyan ang support and resistance? So, again, katulad ng sinabi ko, kung nakinig kayo, it touches multiple times. Hanapin nyo. 1, 2, 3. So, multiple touches. So, it doesn't matter kung hanggang saan yung ipa-plotting yan. Pwede hanggang dito, pwede hanggang dito, pwede hanggang dito. Pero para sa akin kasi, candle body to last week. Parang ganun yung ginagawa ko. Para mas precise. Kasi hindi ko kailangan yung week eh. Kasi pag week ang pinag-uusapan natin, then high probability chance na hindi matatamaan. Okay, kasi week lang naman siya eh. Okay, week lang siya, undecisive candle yun. So, possible for me, ang support and resistance ko dito kay Bet will be here. That's my support area. So, next, saan ang resistance? So, touches multiple times. Kapain mo lang na mabuti. Oops, there you go. Meron dito. And meron na dito. Okay? So, ayan. Support and resistance. Now, ano to? Sir, meron din dyan, no? So, tingnan natin. There you go. Support and resistance. Pa. Okay? Next. Sir, meron to? Yan yung tinatawag na nating fake out. Yung mga naiiwan na lang basta-basta na hibla. That will be your fake out zone. Okay? So, there you go. Support and resistance, it touches multiple times. So, tingnan nyo to. Do we have a support and resistance right here? Yes, we have a support and resistance. Touches multiple times. It does. I don't care kung ano man nakikita nyo dyan. Pero I'm saying, support and resistance, it touches multiple times. Hanapin nyo lang kung saan madalas nag-touch ang price. Then, go plot support and resistance. Sir Kim, do we have a support and resistance right here? Yes. There you go. Support and resistance. Okay? So, mas malinaw ba siya ngayon? Mas okay ba siya ngayon? Now, ito yung pinaka-basics ng pagpa-plot ng support and resistance. Now, paano naman yung advance? Okay? Bibigyan ko na rin kayo kung how to plot support and resistance in advanced mode. So,
delete natin yung lahat. Now, we're going to use the horizontal line only. So, tingnan nyo. There you go. Support and resistance. And we have a support and resistance or fake out right around here. Ano to? Diba? Now, kayo sumagot nyan. Ano yan? Diba? So now, mas malinaw. Mas hindi madumi. Diba? So now, if we break all of those support and resistance, then we, what? We bias above. Ganon ka simple. Kasi bullish yun. Butas-butas lahat eh. Butas ang support and resistance yun. So that's bullish. Naintindihan? So that's bullish. So if nabutas natin yung dalawang support dito sa ilalim, then that will be a sells. Majority will be sells. Majority will be short. Diba? Ganon lang siya kasimple. So that, ganyan mag-plot ng support and resistance. Ganto ako mag-plot ng advanced support and resistance para hindi madumi sa charting ko. Simple as that. Body, opening above, opening below, support and resistance, opening above, buys, opening below, sells. Simple as that. Okay? So I hope nasagot ko yung questions nyo regarding dyan sa pagpili ng magandang support and resistance. Okay? So next, sa lower time frame po ba, sa lower time frame po ba, para mas makita yung support and resistance, then gumamit ng Fibonacci retracement? No. Simple as that. My answer to that is no. Hindi nyo kailangan. You're only complicating your setup if gagamitan nyo siya ng mga ganyan-ganyan. No. Ang support and resistance, ito lang naman eh. Diba? Mapakadali lang naman. It's a daily time frame. Now, kung pupunta tayo ng lower time frame, let's say for example, 1-hourly time frame. Oh, Sir Kim, ano na? Gagamit ka ba ng Fibonacci? No. I will do the same. Punta ka ulit sa horizontal plotting mo, and then hanapin mo ulit yung multiple touches. Ayan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Next. There you go. Support. Do we have a resistance? Support again? Here. Ayan, no? So, again, and again, and again. Naintindihan? So, ang tanong, gumamit ba ako Fibonacci? No. I believe not. Okay? So, ganun lang kadali. Hindi nyo kailangan gawin komplikado yung setup nyo. That's why you're losing a lot of trades kasi nga, ginagawa mo siyang complicated. Pero no, hindi dapat. Oh, do we have a support here? Ayan, no? Oh, pack. And then, there you go. And then, there you go. Ayan, no? Oh, diba? So, mas malinaw ba sa inyo ngayon? So, I hope it makes sense para sa inyo ngayon. So, yeah, that's pretty much it. Ganyan lang. Hindi nyo kailangan gumamit ng support and resistance using Fibonacci. Why? Fibonacci won't tell you that one. Hindi niya ipapakita sa inyo ng precise. That's a 50% golden ratio of Fibonacci retracement. But, nakita ba natin itong mga lines na to? Definitely hindi. So, that's a blind spot. Okay? So, yun lang naman. Next, meron po bang plotting ng support and resistance sa 4-hourly time frame and daily time frame? Question ko po, is need po ba mag-plot ng support and resistance sa lower time frame entries or support and resistance on a higher time frame magbe-base? So, for me, may point naman yung question mo, pero para sa akin, pag nagpa-plotting ako katulad kanina, nasa daily time frame tayo and then nag-move on tayo sa lower time frame to see yung lower time frame entries natin. Pwede yun. Pero, ang pinaka ma-advise ko lang sa inyo, if nasa higher time frame kayo, check nyo yung 4 hours. Okay? Check nyo yung 4 hours. Bakit? Nandun ang flip. Ayun ang flip. Yung 4-hourly flip. Yun yung kinakatakutan ng lahat. The 4-hourly flip. So, kung titingnan natin 4-hourly time frame, tingnan nyo. Diba? So, kung makikita nyo, we have a support and resistance right here. Tama? And then, we have a support and resistance, near a support and resistance here. That's a fake out. And support here. Now, pwede nyo siyang lagyan ng pangalan 4-hourly flip. Okay? 4-hour flip. And then, same exact thing. 4-hour flip. Okay? And then, dito sa baba, 4-hour flip. Ayan, kung makikita nyo. So, that's our 4-hourly flip. Now, yung katulad ng sinabi mo, pupunta ka ba na ng lower time frame? No. Okay? So, kung titingnan nyo ito na maigay, si Vet sa 4-hourly time frame is meron tayong 4-hourly flip. Ano ibig sabihin ng 4-hourly flip? So, ibig sabihin mo, piflip yung presyo pa-upside kasi flip na siya eh. Binrate niya na yung 4-hourly time frame. So, if mag-open tayo ng candle above the 4-hourly flip, then that's a bullish candlestick to the upside and we're targeting what? A clean traffic on the side. As simple as that. That's a 4-hourly flip. Kaya, di ba, laging tinitingnan natin sa charting natin, 4-hourly, okay? 4-hourly,
1-hourly and 30-minute time frame. Kasi nga, yun yung mga confluential time para mabuo ang 4-hourly time frame natin. So, I hope it makes sense sa inyo kung paano gumagana yung 4-hourly time frame. So, 4-hourly flip, yun yung pinakamaganda sa lahat. Okay? So, kung titignan yung 4-hour, so, ibig sabihin, sir, yung ba, pagka nagganto na yung candle, pero, hindi pa siya nagko-close, ano gagawin? Check the 30-minute. If nag-open yung 30-minute sa taas ng 4-hourly flip, then, go long position. As simple as that. Okay? I'll dive into detail kapag nasa live na tayo. Ituturo ko sa inyo yun ng live ulit. Okay? So, para mas maintindihan nyo na mabuti. Okay? So, next. Paano nyo po masasabi hanggang saan yung fair week nyo? Self-preference po ba nyo yun? Or may rules po kayong sinusunod? So, for me, it's a self-preference. Diba, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ang fair week or top week, bottom week na sinasabi natin is laging common sense. So, katulad na ito, that's a candle. Okay? So, let's say for example, that's a red candle. Okay? And then, nag-create ulit tayo ng new candle. Now, tingnan natin mabuti. So, what if ganito kataas yung candle wick mo? Okay? So, what if ganyang kataas yung candle wick mo? Do you call it a fair wick? Diba? Do you call it a fair wick? For me, hindi. Why? Ang laki ng stop loss. So, saan tayo magsishort? Right around here. Stop loss here. Take profit here lang. Papayag ka ba nun? Definitely hindi. Mas malaki yung percentage ng risk mo kaysa sa panalo mo? No. Sir Kim, paano naman pag ganito? Do you call it a fair wick? Still no. Why? Ang liit ng nire-risk mo. Sobrang liit ng risk mo. So, wala ka na tagalagang nag-risk kasi hindi ka makakapasok sa trade. Okay? So, hindi. Okay? Hindi ko siya matatawag na fair wick. Bakit? Ang presyo is an algorithm of the market, upside and downside. So, possible, dadaling ka niyan sa south, dadaling ka niyan sa north. Okay? So, for me, kailangan mo maiwasan yon by having a lot of space around here and that will be our top wick, fair top wick. And then, let's short position here, take profit on the downside. Simple as that. That's a fair wick. Now, bakit Sir Kim, minsan naman, pagka may ganitong scenario sa trading natin, and then, nakikita ko lagi natin siya na short, kahit na hindi naman siya fair wick, malaking fair wick nga yun, Sir Kim, malaking risk yun. So, paano ka nagpo-position? We have two options. Number one, we don't trade it at all. And number two, we have a setup at all. May setup kasi tayo. So, pag may setup tayo, tas may fair wick na ganyan kalaki, we can probably trade it in two ways. Number one, is hindi nyo talaga siya ititrade kasi nga malaki yung wick or talagang nangihinayang kayo sa talo nyo if ever. Or number two is to take the risk of having an equilibrium level on the top of the wick and then the opening candle. And we were going to use the equilibrium level of that fair wick. And that will be our new stop loss for VET. Okay? Sa mga ganun, hindi siya dito. Kasi malaking losing trades to. Naiintindihan nyo? Kinakat na natin. Pinuputol natin yung hibla. Pinuputol natin yung buntot. Ganun lang siyang kasimple. Okay? I hope you understand it, guys. Kasi, ganyan lang naman siya. We have no secrets, guys. We have no secrets. Lahat yan nasa YouTube na. Okay? Hindi nyo na kailangan magpa-mentor whatsoever. Lahat nandito na. Okay? So, yun lang siya. Meron po ba kayong other confluences bago mag-entry sa trade? Yes. I'm using fair value gap, liquidity, imbalances, and order block. Okay? Gumagamit ako ng ganun. Smart money concept, in short. Okay? So, you need a confluent area, you need a confluent strategy like smart money concept in order to see the blind spot of the market using price action only. Okay? Ganun lang kasimple. So, kailan po kayo magtuturo ng full process kung paano pag-aralin yung SMC? Thank you po. So, I think I'll have that for the next, by September, I think. Yeah? I'm going to have a full SMC strategy on September. So, yeah. Coach, step by step po ng paano po i-play yung playbook. Nakailang ulit na po kasi sa confirmation and thank you po. So for me, napakatagal. Uulitin natin niya kung ganyan. So I'll definitely put it on the other videos na lang. Kasi hindi natin, as much as possible, ayokong pahabain to. Kasi nga, I know some of you tatama rin magpanood nito. So I'm trying to make it short as much as possible pero napaka-informative. So sige, next time pag-aralan natin ulit yung playbook na yan. And guess what, may re-release naman ako ng bagong playbook. So maybe yun na yung magiging guide nyo. Okay, the new playbook. Bakit hindi nyo po nire-recommend mag-trade tuwing Sabado and Linggo? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, it's a pool of
sarado ang market Saturday, Sunday, nagpapahinga mga tao, so definitely tayo din dapat and kayo din dapat. So I don't know about you guys, pero kung gusto niyo talaga magposition ng Sabado at Linggo, kayo bahala. Pero I'm just saying, baka mamaya matalo kayo kasi wala namang setup ng Saturday and Sunday. Bihira magpakita ang setup natin during Saturday and Sunday. So, kayo bahala. Okay, kayo ang bahala. So, kung gusto niyo mag-trade using Smart Money Concept using Saturday, Sunday, go! Okay, if may setup kayo, then trade it. If it works for you, it works for you. Okay, yun lang yun. Pero ako, I don't want to, tayo dito, ayokong i-burn out yung sarili ko para lang i-train yung Saturday, Sunday na I know naman na kaya kong kitain yung Saturday, Sunday sa isang araw lang on weekdays. So, simple as that, guys. It's about mindset. Okay, mindset lang. Ang Saturday, Sunday, tandaan nyo, sarado yan. And then, family time. So, you better hang out with your friends, family, and yeah, aral. Yun lang yun. Saturday, Sunday, inaaral natin yun. Nag-aaral tayo, nagbabactest tayo. Yun lang. Okay? So, yeah. Next, paano nyo po mas natatansya yung spread ng Bing X pag nagpo-position kayo? So, kapag ka mababa na yung movement ng candle, let's say for example, naggaganan siya, di ba? Nagmamassive siya. So, let's say for example, this is the candle. Okay? So, ang candle gumaganyan eh. Pag sinasabayan mo kasi yung ganyan niya, hindi siya accurate. So, definitely, kung sinasabayan mo siya ng ganyan yung movement ng candle, definitely, dito ka mapo-position yan. Okay? Pag sinasabayan mo yan, so, talo ka na kaagad doon, negative ka na kaagad, di ba? So for me, ang ginagawa ko, tinatansyahan namin yan, minsan, pag nagmamanual kami, pag gumaganyan siya, and then pag guminto, bumibilang ako ng 8 seconds, pag guminto siya ng 8 seconds, diyan ako magpo-position, then I will be in position right around here. Hindi siya sakto, pero dito. Which is more better than this one. Itinayin nyo? So doon namin kinokontrol ang spread niya. Kasi pag sinasabayan niyo yung market, ina-adjust ka niya, okay? Ina-adjust ka niya, binabatuhan ka niya. So, yun lang naman para sa akin, to control the spread. Okay? So, next. Ask ko lang po, sir, kung sino po nag-push sa inyo pasukin yung trading at bakit po niya nag-leave yung previous job at pinili mag-trade. Ano po may advice niyo sa mga taong katulad ko? Kaka-graduate lang na yung babalak pasukin itong engagement na ito. Okay lang po ba i-full time or not? Sana po mapansin yung question ko, sir, Kim. So, for me, nag-push lang sa akin dito is wala. Wala naman kasing may alam ng trading before that. Before na manarabaw siya, wala naman nagtitrade sa amin lahat. O sa circle of friends, families, and those whatsoever, they don't even know about trading that time. Wala silang idea. So ako talagang side hustle, and then maraming hindi maniniwala sa inyo. Maraming tao pagtatawa ng kayo in the start. Kasi nga, ang weird, parang nangyayari is nagde-networking ka daw, ganyan-ganyan. No. Okay, so wala nag-push sa akin, nag-push sa akin yung mga tao hindi naniniwala. So nag-push ako lalo na okay, papatunayan ko sa inyo na mali kayo, na bakit nyo ako ginaganito, no? Papatunayan ko sa inyo mali kayo. Okay? So sabi nga nila, the same person who is dragging you down will be the same people who will ask for free handouts later on. I don't know if nagets niyo, I don't know if tama ko din ba siya sinabi. Pero ang point ko lang dun is kung sino yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, soon after, sila din yung lalapit sa'yo para humingi ng tulong. Okay? Yun yan. Manghihingi sila ng tulong. Uy, paano mo ba nagawa yung ganito ganyan? So, yun lang yun. That's the sweetest revenge. That's the biggest revenge for me. Hindi yung nakikipagbato ako ng masasamang salita. No. Okay? And then may advice ko lang sa inyo kung pwede nyo bang gawing full-time ang trading. Nope. Kung nyo akong gagayahin. Sinwerte lang ako. Yun lang yun. That's what I can say. Sinwerte lang ako. Hindi nyo ako pwedeng gayahin. No. You'll end up hurting yourself if gagawin yung full-time to katulad ko. You will hurt yourself. You will. Kasi hindi tayo pare-parehas ng mindset, hindi tayo pare-parehas ng thinking sa life. So maybe, yeah, masasabi nyo gusto nyo kumita ng pera, pero no. Yung iba sa inyo gusto kumita ng pera, pero ayaw mahirapan. Okay? I don't know if naaalala nyo yung tinweet ko dati na me showing my trades. Ang daming tao nakatingin. Pero me teaching how to trade. Walang nanonood. Bakit? People tend to watch you or people tend to see you na nananalo ka or may ginagawa kang ganito ganyan. Pero yung mga tao kasi ayaw nilang matuto the same way how you learn it. Gusto nila isusubo na lang sa kanila. Ayaw nila nun. Ayaw nila ng hard path. Ayaw nila ng long path para aralin yung inaral mo. So, it's up to them. Kanila yon, their loss. Kasi nga, inaral ko to. And kung hindi nyo aaralin siya na maigi katulad namin, then definitely,
you'll go south. Maraming manloloko sa inyo. Marami kayong pwedeng ma-encounter sa buhay nyo na possible manloloko kayo, and possible you'll end up losing money, and possible it will tend and it will lead to depression of you. And I hope sana wala mangyaring ganun, kasi I'm spreading a lot of information here sa YouTube and even sa Twitter and even sa Discord namin. So that's why, no, hindi nyo sila manloloko. Kasi mas maalam na sila kaysa sa inyo ngayon. Okay, so yun lang naman ang masasabi ko dyan, guys. So other than that, guys, thank you so much for watching, and I hope you're having a great day so far. Yan lang yung mga questions na ibinigay nila sa akin. So, yep, that's pretty much it, guys. I'll see you guys in the next one. Bye-bye. Peace out. Baby, please don't kill my vibe. Taking flights, cause I'm tryna live my life. Cause I found out that you really ain't my type. Hope you're capping, you ain't telling me you're